si Greg ng HTC Korean Language Review Center at isa na naman panibagong tutorial sa araw na ito. Kung hindi pa rin ho kayo nakaka-subscribe dito ho sa channel natin, then please do subscribe and click the bell button ho para ho laging updated sa channel na ito. Paki-share na rin ho sa mga groups kung saan ho yung mga nagnanais kumuha ng EPS topic exam ngayon taon na ito ay matulungan rin ho natin. Okay, so paki-PM na rin yung sa mga kaibigan ho natin na mag-i-exam rin para sabay-sabay ho tayo na nakaka-review. Okay, so itong problem na ito is iba doon sa mga previous problems ho natin. Okay, so tingnan ho natin kung bakit naiiba tong problem na ito. So this is a problem kung saan makikita ho natin na nandito na lahat yung components ng na kinakailangan ho natin. Okay, so unang-una we will analyze them. Okay, so yung nandito, okay, nandito is part pa rin ho siya ng nitong parang advertisement. Okay, so tingnan ho natin. Ilnyon sayong han hendipon parayo. Okay? So, ilnyon sayong han hendipon parayo. So, I sell a handphone which I use for a year. Okay, so, nagbebenta nga ho siya. So, it's an advertisement. So, pagkatapos po niyan, yes, this is the handphone. Then, we will go to ito. Okay? Okay, kakyok. Okay, kakyok is a price. Okay, kakyok is a price. O ship manon. Okay, 500,000 won. O ship manon. Okay, then next is ito, yulakcho. Okay, yulakcho is a contact. Okay, so ang contact na ilinaki niya is www.pmg@core.co. Okay, so email ho yung contact na ibinigay niya ho. Okay, so ngayon na nakita na ho natin yung ibig sabihin ng advertisement na ito, ang sinasabi niya is binibenta daw niya yung handphone which is used for 1 year ng 500,000 won with the price of 500,000 won. Then ang ibinigay niyang contact niya is yung email. So yan ho yung mga data na nakalap ko natin. Okay, next is the instruction. Okay, we will go to the instruction. So yung instruction is taumol ikko machian nun kusol ko resipsyo. Okay, so ito naman o is kabaliktaran nung lagi nating ginagamit na taumon kajang almajen kusol korsipsyo, which is the most correct. Okay, ito lagi niyong tatandaan ho ito, nagpapakita ho ito during the exam. Okay, pero ang kagandahan naman ho pag nasa exam ho, napapansin ko doon sa mga previously exam, pag negative ho yung hinahanap, okay, yung matyan na yan is negative po siya. Okay, negative po siya. So, during the exam, meron ho siyang underline. Okay, may underline ho yung matchi anan. Ito. Meron ho siyang underline that refers na negative ko yung hinahanap. Okay? Usually, ganyan ho yung nangyayari during the exam. Meron ho siyang underline doon sa ilalim. Okay? So, ngayon, tatandaan na ho ninyo ito. Matchian nan. Matchian nan. Ang ibig sabihin is not correct. Okay? Kasi ang ibig sabihin ho nung sentence na ito is taumol ikko matchian nan kusul ko resipsyo. Read the following and choose what doesn't fit or not correct. Okay? So, ang hahanapin ho natin dito is yung hindi ho tama. Okay? So, pupunta ho na tayo sa choices. Number one is, i-handipon nun o sip man won imnida. Okay, so, itong handipon na to, this phone is worth 500,000 won. So, based on that data na binigay ho ng picture na ito, tama ho yung number one. Okay, so, hindi ho yan yung magiging tama dahil tamang information siya. Okay, so, ang hinahanap natin is yung maling information. Next is isaramon handphone sago ship sum nida. Okay, gustong bilhin ng taong ito yung phone na ito. So, meron ba siyang nabanggit dito sa
advertisement na gusto niyang bilhin dito. So, hindi naman ho. So, medyo may pag-asa yung number 2 kasi hindi pa naman ho natin nababasa yung 3 and 4. Number 3 is, hindi punol ilnyon dungan shoes somnida. So, the phone was used year ago. So, nagamit na daw ng isang taon. So, tama pa rin ho. Okay? Ayon sa information ho, then tama ho itong number 3. The next is, hindi punol sago shipong yun. Imeiro chop chokam nida. So, pag gusto mo daw bilhin, if you want to buy this phone, then you should contact through email. Okay, so, syempre, nagbigay siya ng email dito sa data. So, doon mo siya kukontakin pag gusto mong bilhin ito. Okay? So, yung not correct na hinahanap natin is number 2. Okay? Wala kong hindi pa niya gustong bilhin ito. Kasi nagbebenta naman mo siya. So, number 1, hindi punol o ship manon imnida is a correct information. Number 3, hindi punol ilnyong doang shosom nida is a correct information. 1 year ho ulit na nagagamit yan. Then, hindi punol sago ship po yun. Email ro chop chop kam nida. So, pag gusto natin daw bilhin yung hindi po na to, then you should contact through email. Okay, so the not correct matchy and not is number 2. Okay, so yan ho yung paliwanag na problem na ito. So, napakaganda at meron na naman ho tayong natutunan ngayong araw na ito, which is the matchy and not. Uncorrect ho ang ibig sabihin. Okay, so para ho, pamagpraktisan ho sa bahay ho natin yung mga meaning ho ng problem na ito, ay bibigay ko na ho sa inyo yung mga meaning. Okay, so nandito na ho yung mga meaning. No, nandun sa taas. Okay, nandyan ho siya. Okay, then these are the choices. Okay po, so sana ho nakatulong ho kami sa araw na ito at naipaliwanag ko ng maayos yung ating problem. Okay, so naipaliwanag ko ng maayos yung ating problem para ho maging aware ho kayo minsan doon sa ginagawa ko ninyo. Okay, so hindi ho sa lahat ng bagay ay correct information yung hinihingi. Okay, so minsan ang hinihingi ho is the incorrect information. So isa lamang ho ito sa mga incorrect information or word na ginamit para hanapin yung incorrect information. Okay ha? So hanggang sa muli, maraming maraming salamat.